Good evening, mga kachichi, mga kachong. For today's video, gagawa tayo ng bulanglang sa Tagalog, dininding sa mga Ilocano. So, gagawa tayo ngayon ng ating recipe na magugustuhan po ng mga medyo nagda-diet at saka wala po tong oil. So naggawa po ako dito ng luya. Nilagay ko po ang luya sa tubig or at saka sibuyas and then kamatis. Habang pinakukuluan ko po siya, nilagyan ko na po siya ng gabi. And then at nilagyan ko na rin siya ng tinapa. Mga guys, hindi lagi ang pagkain natin laging mamantika. Kung minsan kailangan natin na kumain ng mga healthy food naman, kagaya ng mga vegetable. Ayan, nilagyan ko na po siya ng prito na tinapa. Ayan po guys. Kasi po daw ang gulay, hindi po kasi yung katotohanan po, ang gulay, pag kumain ka ng gulay, nakakapagpahaba ng buhay. Okay, kaya kumain po tayo ng gulay. Hello mga kachichi. Eto, pagka malambot na yung ating gabi, ilalagay po naman natin ang kalabasa. At saka eto, instead na sitaw, ito ilalagay natin. So, masarap naman siya kasi lasa rin ng sitaw. Para lang siyang mahaba na, para bang bataw sa Pilipinas. So, ilalagay lang po natin yan ng sabay-sabay mamaya. At saka, huli nating ilalagay ang ating talong at nangitim na po yung ang ating talong. So, ayan po guys, mamaya po titingnan po ninyo kung tingnan po natin at tikman natin ang ating bulanglang dininding na version ala chichi. Chichi mga kachong, tingnan po natin ang gabi kung malambot na. Ito po guys, titingnan natin yung ating gabi. Kung malambot na siya, pwede na natin tikman. Ito guys, tikman ko lang ng konti. Kami po kasi hindi na naglalagay ng aji o yung mga pampalasa. Kaya naglalagay na lang tayo ng pritong isda. Yun na lang po ang gagawin natin pampalasa sa ating sabaw. Iwas po tayo sa mga kung ano-anong mga nilalagay na pampasarap. And guys, ilalagay na natin ang ating green vegetable. Ito po ay nakakahaba ng buhay. Pero guys, masarap ang lasa niya, lalo pa sa malamig. Lalo medyo na ulan-ulan, malamig. Dito po malamig talaga. Masarap po. Masarap po yung may sabaw palagi pagka At saka isa pa po guys, mas mga kachichi, marami po tong luya. Marami akong binayo na luya. Yan, ito yung luya. Yan po, naka-floating ang luya natin. So, kailangan po natin maging healthy. Pwede naman po tayong kumain ng baboy o ng beef o kung anong gusto nyong kainin. Pero, minsan lang po yun. Miski twice a month lang, pwede naman po. Pero kami po kasi more on vegetable at saka puro isda. Alaman po ng freezer namin, puro isda. Nung isang araw lang po kami nag-fork. Hello mga kachichi, eto ilalagay na po natin ang ating kalabasa. Sari-saring gulay po yung ilalagay natin. So,
sa bulang lang po at or sa dininding, hindi po ako nagamit ng masarap po ang lagyan ng bagoong. So hindi po ako nagbabagoong kasi medyo allergy po ako kasi sa bagoong. So ano na lang, tamang isda lang po na pinirito. Pag may pinirito kayong bango, so may pinirito kayo na kahit anong prito na isda or piniritong daing, open, pwede na po yun. Pwede na yun. So, nilagay na natin ang ating kalabasa. Sari-sari pong gulay yan. So, maya-maya, magre-ready na lang po ako ng tuyo. So, ayun guys. Kaso, cholesterol din po ang tuyo. So, nilagyan ko na naman siya ng tinapa. Pwede na po yan. O kaya, magpiprito po ako ng isang tilapia. Hello mga kachichi. Bulang lang kayo dyan. There's a bulang lang. So, tikman po natin. Tama lang po yung lasa. Lalagyan na natin ang ating eggplant. May kasabihan po tayo. Pag kumain ng gulay, haba ang buhay. Corny ano po. Tatawa ako eh. Puro vegetable po yan. Prito na lang po ako ng skewer fried chicken. Para terno. Iintayin na lang po natin maluto ang ating talong and then okra na. So, mga kachichi, mga kachong, lagay na natin ang ating okra. Fresh from the farm, mga kachichi. Gulay-gulay man tayo, paminsan-minsan. So, intayin na lang natin po. Ito at tapos na yung ating pagluluto. Ito mga kachichi, luto na itong ating bulang lang. So, magluluto na lang ako ng fried chicken. Titikman ko na lang po. Masarap po siya. Paano mga kachichi? Ready naman po ako ng pang prito na chicken. See you next time, guys. Bye!